Kumusta mga brad? Balikan natin ang makasaysayang pagbisita ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe sa Davao City at sa mismong bahay ni Pangulong Duterte. Panoorin natin kung papaanong mainit na tinanggap ng mga Pilipino ang Prime Minister ng Japan. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Dumating ang Japanese Prime Minister na si Shinzo Abe kasama ang kanyang delegation sa Davao International Airport noong January 12, 2017 para sa kanyang dalawang araw na official visit sa Pilipinas. Ang Prime Minister ng Japan ay mainit na winelcome sa airport ng local government officials ng Davao City. Pagkarating sa airport ay agad naman itong dumiretso sa Marco Polo Hotel na kanyang tinuluyan hanggang sa pag-uwi nito noong January 13, 2017. Sa kanyang pagbisita sa Davao City, personal na dinalaw ng Prime Minister si Pangulong Duterte sa kanyang mismong tahanan sa Chief Executive's Residence sa Matina, Davao City. Sa labas ng bahay ay nakapagpapicture pa ang mga kapitbahay ng Pangulo kay Prime Minister Abe. Medyo natuwa pa nga si Prime Minister Abe sa estante ng Pangulo sa labas ng bahay nito. Dito sila nakapag-usap ng mas pribado at ito pa. Sa isang pambirang pagkakataon, ultimo sa kwarto ng Pangulo ay nakapasok ang Prime Minister ng Japan. May kita pa sa larawan na nakasabit pang kulambo ng Pangulo. Imagine, dumalaw ang Prime Minister sa bahay ng Pangulo na nakapolo shirt lang, na bihirang-bihirang gawin ng Japanese Prime Minister na nakabisita sa Pilipinas. Pinagsaluan din nila ang kutsinta, suman, biko at munggusup na paboritong-paborito ng Pangulo. Kasama ang partner ng Pangulo na si Anilet, niregaluan nila ang Prime Minister at misis nito ng barong na pinya fiber. Sobrang nag-enjoy ang Japanese Prime Minister. Siya ang kauna-una ang pinakamataas na opisyal ng isang bansa na nakabisita sa Davao City. Majority sa activities ng Prime Minister ng Japan ay naganap sa Waterfront Insular Hotel na pagkarating ng Prime Minister sa lugar, sinalubong siya ng mga katutubong sayaw at musika ng mga kabataan. Dito sa lugar na to nakatakda, naharapin ng dalawang leader ng bansa ang ilang mga Filipino at Japanese business leaders. Nagkaroon din ng closed door meeting ang kanilang delegation. Matapos yun, tumikim naman ang Prime Minister at ang misis nito ng durian na pinagmamalaking prutas ng Davao City. Dumalaw din si Prime Minister Abe kasama si Pangulong Duterte sa Mindanao Kokosay Daigaku o mas kilala sa Mindanao International School.
habang ang kanyang misis ay sinamahan naman ni Hanilet sa mental cemetery na kung saan dito nakalibing ang mga hapon na nanirahan at nagkapamilya sa Davao noong early 1800s. Matapos ang masayang bonding ng Japanese Prime Minister at ni Pangulong Duterte, nangako si Prime Minister Abe na magbibigay ng tulong ang Japan sa Pilipinas sa loob ng 5 taon na nagkakahalaga ng 1 trillion yen o aabot ng $9 billion. Nakapaloob dito ang investment sa private sector at official development assistance. Nangako din ang tulong ang Japan sa Pilipinas para sa infrastructure development at electric generation gamit ang Japanese technology. Pasadong alas 12 ng tanghali ng January 3, 2017, lumipad na si Prime Minister Abe patungo ng Australia para sa kanyang official visit sa bansang ito. Alam niyo ba na ang pagbibigay ng ayuda ng Japan sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 1 trillion yen o $1 billion ay isa lang sa magandang naging bunga ng bonding ni na Prime Minister at ni President Duterte sa mismong compound ng Pangulo sa Davao City. Imagine, dumalaw pa siya mismo sa bahay ng Pangulo at nakasalumuha pa ng Prime Minister ang mga kapitbahay nito. Kaya hindi lang ang mga Pilipino ang mga natuwa sa mainit na ginawang pagtanggap ng mga Dabawenyo sa Prime Minister ng Japan, kundi maging ang mga Hapon ay masayang-masaya at sobrang proud sa pinakitang hospitality ng mga Pilipino sa kanilang Prime Minister. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan na ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.